At ngayon pong Sunday ay samahan niyo akong mag-prepare o magluto ng lunch ng ating patients. Simple-simple lamang po ito. Gagawin po natin ito na mabilis at hindi komplikado ang mga sahog. Ito po ang tinatawag na inihaw na bangus with veggies inside. Simple-simple lamang po ito at mabilis lang po itong lutuin. Tara, samahan niyo ako. Okay mga dudes, ngayon po ay pakikita ko sa inyo ang paghuhugas natin ng daing ng bangus. Binoneless na po ito, mamaya po ito ay lalagyan natin ng palaman sa loob at iihaw. Okay? Patuloy muna po natin. Tanggalin po natin yung dugo-dugo doon sa ulunan. Papatuloy lang po natin ito at mamaya ay lalagyan na natin ang palaman. Okay mga dudes, ngayon po ay pinapagayat na natin sa ating kasama si EJ ang ipapalaman natin sa ating inihaw na boneless bangus. Ayan po, at ginagayat na po niya ang sibuyas, puti po at asul, pula. Puti po at pulang sibuyas. Ayan po, mayroon po tayong kamatis. Mamaya po ay gagayatin niya rin ang luya. Okay. Ito po ang ipapalaman natin sa ating inihaw na bangus, boneless bangus po para sa lunch ng ating mga patient. Okay. Okay mga dudes, ngayon po ay lalagyan na natin ng palaman ang ating boneless daing na bangus. Hindi ko na po tinimplahan ang ating bangus dahil dito po tayo magtitimpla sa ating sahog. Okay? Talagyan po natin ng paminta. Konting asin lang po. Konti lang. Tapos lalagyan po natin ng Knorr seasoning. Okay. Lalagyan natin ng konting pampalasa. Mimix po natin mabuti bago po natin ilagay sa ating bangus or bago natin balutin. Ganyan po. Okay mga dudes, sisimulan na po natin na magbalot ng ating bangus. Nilagyan ko po ng dahon para mababango. Pero hindi na po siya green na green, pero okay lang po ito. Okay. Ganyan po. Ayan. Ganyan lang po siya, kabilis. Yung dahon po para hindi rin po manikit sa ating aluminum foil. Ayan po, ganyan lang po siya kadali. Inuulit ko po, ito po ay lunch ng ating mga pasyente. Okay mga dudes, ngayon po ay nabalot na natin ang ating bangus. Maya-maya lang po ay sisimulan na natin itong
ihawin. Okay? Inuulit ko po, ito po ang lunch ng ating mga patients ngayong araw ng Linggo. Okay? Okay, mga dudes, ngayon po ay sinisimulan na natin ihawin ang ating bangus. Okay? Hindi na po ako nagpabaga ng uling dito na po sa kalan. Okay lang po yan. Basta siguraduhin lang po natin na maayos ang pagbabalot natin sa foil. Okay. Ayan po. Low fire lang po para mas maganda. Okay. Okay. Ayan po, sabay na po natin iniihaw. Bagong salang lang po, pero amoy na po yung dahon ng saging. Mabango po talaga pag may dahon ng saging. Okay. 10 minutes, binabaliktad po natin para magpantay ang luto. Okay. Okay, mga dudes, sandali na lang po at luto na ang ating inihaw na bangus. Okay, ayan po. Ayan, sandali na lang po. Okay po, mga dudes, dahil hindi po pupwede ang toyo sa ating mga pasyente dahil sa mga low salt, low fat, maalat, gumawa na lang po tayo ng ensaladang talong at pipino. Hindi po ito masyadong maasim para po pwede sa lahat ng ating mga patients. Ayan. Yan na lang po ang kanilang sausawan o side dish. Yan po, may pipino, sibuyas, at inihaw na talong. Okay, mga dudes, eto na po ang ating inihaw na bangus para sa ating mga patients. Yan. Tingnan nyo po siya dahil po may dahon, hindi po siya sunog yung labas, yung balat. Pero lutong-luto na po ang loob. Okay. At napakabungo po dahil may dahon ng saging. Okay. Happy eating, mga patients! Thank you for watching and please subscribe.